Okay. So, maiba naman tayo, Coach Franco. Ito ay talagang may pagka-marites tong ano, itatanong ko sa'yo. Kasi marami rin yung mga nagtatanong dito. Kasi, aminin naman natin na minsan may mga pro fighter din na, alam mo, parang sumasama yung loob na, bakit mas malaki yung talent fee ng mga vlogger kumpara sa amin? Bakit sila ang daling makakuha ng main fight? Samantalang kami, eh, may mga laban naman kami, magagaling kami. Tapos mas mataas pa yung TF sa amin. Ikaw ba'y agree na may mga nagsasabi na kaya mas mataas ang TF ng mga vlogger na lalaban sa URCC kumpara doon sa mga pro fighter na hindi naman ganun kasikat katulad din ng Mark Wigan, kaya mas mataas yung TF ay dahil more on ang binayaran sa kanila ay yung kanilang popularity, fame, hype, at hindi yung talagang skills nila sa pagiging professional or pagiging magaling na fighter. Kasi kung magagaling na fighter naman, eh marami na ang URCC. Anong opinion mo dito? I also keep getting that question. So sinasagot ko rin yan sa show ko. Ang pinakasagot dyan is, nasa attention economy na tayo. Attention. Diba? Nasa attention. We're in the, so in marketing and in branding perspective, you call this the attention economy. So when you talk about the attention economy, this is your capability to catch people's attention. So if you catch people's attention, you have the ability to sustain that level of attention and keep that person engrossed in your content. Diba? That's why, bakit ba merong certain level of popularity ang isang YouTuber na controversial or medyo political in nature, basta kung anong diskarte mo, di ba? At the end of the day, kung ano yung kukuha ng attention, dun pupunta yung mata ng audience. Di ba? Kasi, sa MMA, magaling na fighter si Piotr yan. Pero, si Conor McGregor, pag sinabi niyang, si Conor McGregor, 6-fight losing streak, pero pag sinabi niyang lalaban siya, million-million yung nanonood. Bakit? Totoo. Kasi napupukaw niya yung attention ng tao. Yes. Diba? So, if we're going to take away social media and the attention economy, babalik tayo sa fighting, it's your ability to put asses on seats. It's a fight lingo. It's a fight cliche. Your price will always be based on the ability of your popularity to put asses on seats. So, ilan ba yung pupunta sa venue para panoorin ka? Ilan ba yung tao na bibili ng pay-per-view para panoorin ka? Diba? Uh-huh. That's why yung mga polarizing figures ang like sa boxing si Mayweather, di ba? Very polarizing. Bibili mo yung pay-per-view para panoor in the hopes na sana matalo siya. Di ba? Totoo. Mas gagawin niya ngayon, pupukawin niya yung emotions ng mga tao. Oo, mga asar lalo siya. Oo, di ba? So ganun yung ginagawa ngayon. Yun din yung sinasabi ko sa mga fighters. Hindi kasalanan ng mga YouTubers or ng mga entertainers na pag sumali sila sa ganyan, mataas yung TF nila. Kasi, yung TF nila, commensurate dun sa level ng attention na madadala nila sa sport or sa organization. Dama. Ngayon, nagbe-benefit si YouTuber or si entertainer, nagbe-benefit si MMA or any combat sport community. Bakit? Kasi nagkakaroon ng crossover event. This is called a crossover event. This is wherein two different parties will come together and collaborate on one singular endeavor. So we have entertainers or YouTubers venturing into combat sports. So how will that benefit each other? So ngayon, sa part ni YouTuber, content. Number one is content. Makakagawa siya ng content. Vlog niya yung daily experience. Vlog niya yung ginagawa niya, yung training niya. Diba? Yung trash talk. Diba? Gagawa siya ng content. Sisiraan niya. Si ganito, si ganyan. Dadal-dal siya. Iha-hype niya yung event. Diba? So that's content that will benefit his channel, benefit his community, benefit his audience. Ngayon, paano magbe-benefit yung sport ngayon? Magbe-benefit yung sport kasi merong entertainer, ginagawa niya yung sport natin. Tama. Ginagawa niya yung boxing, ginagawa niya yung MMA. Yung audience niya ngayon na walang alam sa boxing or sa MMA, all of a sudden, marirealize nila, uy, may ganyan pala. Number two, papakita ngayon ni YouTuber, ito yung training ko. So si yung walang alam, sasabihin niya ngayon, uy, ganyan pala ang training sa MMA. Uy, hindi lang pala siya basta yakapan. Uy, may sistema pala yan. So, in a way, nakikita natin na may mutual benefit from each other. So, for example, let's take the URCC. For example, your main event are two YouTubers. Pero ang undercard mo, actual fighters. Diba? So, kung sino man yung manonood nung yung audience ni YouTubers, diba? Mapapanood nila yung undercard.
mapapanood nila na, uy, tama, meron pala mga fighters na ganyan, meron pala tayong ganyan dito. So, nag-benefit ngayon pareho. So, ang lagi natin tinitignan kasi is, ano ba yung TF? Diba? Tandaan natin, sinasabi ko rin sa, babalik tayo dun sa previous discussion natin about Billy Jack, diba? Irrelevant na siya ngayon kasi bakit? Wala siyang maproduce na content about combat sports kasi hindi siya kasama. So ngayon, sinasabi ko rin doon sa mga fighters, matuto kayo doon sa ginagawa ng mga YouTubers. Imbis na maasar kayo, panoorin nyo paano nila ginagawa yung content nila, gayahin nyo. Diba? Yes, tama, tama. Kasi ito yun eh, you make your own YouTube channel, you create content based on everyday training, daily vlog kayo, diba? Ito yung camp, diba? Press con, diba? Makita ko si Coach Captain Barbell. Kapicture ako, video. Diba? Diba? Sabi mo, kabakal ako. Interviewin ka niya, 3 minutes. 3 to 5 minutes of your time. Diba? Para hindi sagabal, hindi istorbo, kasi may gagawin ka rin doon. Diba? Hingi niya yung insights mo. Post niya sa YouTube niya. Tag ka niya. Funnel in. Diba? Audience funnels in. More exposure. Diba? More brand awareness. Ngayon, pag lumaki yung channel mo, diba? Magkakaroon ka ng sariling brand deals mo, magkakaroon ka ng sariling sponsors mo. Ngayon, pag gusto mo ibenta yung sarili mo, mas madali kasi, ay ito po, may YouTube channel ako. Ay ito po, may social media ako. Diba? Yun yung sinasabi ko sa mga fighters ngayon. Hindi, huwag kayong mag-rely sa TF lang. Diba? I-build nyo yung personal brand nyo. Kasi for example, ikaw, sinasabi ko rin sa iba, ikaw for sure, coach, nagsimula ka sa 0 followers. Oh, diba? Siyempre. Wala. Tapos na kami lala. Yun yung nakakalimutan ng maraming tao. Hindi lang sa sport natin. When I do business consultancy with other individuals or firms or wanna be influencers, I always tell them, everyone starts at 0. You work your way up. Mm-hmm. Diba? Hindi pwedeng, there are no shortcuts. Diba? Especially if you want to build a huge organic audience, you have to start from 0. So, yun ang benefit natin sa isa't isa. Kaya ako, hindi ako against sa crossover collaboration ng different industries kasi nakikita ko yung benefit kasi for example kayo YouTubers, entertainers, iba yung meron kayong sariling audience eh. Meron kayong sariling community. Tama. 'Di ba? Lahat po ng nasa comment section niyo ngayon, 'di ba? Lahat ng mga mabubuting tao dito, hindi naman lahat 'yan marunong mag-MMA or mag-grappling or mag-jiu-jitsu or mag-bare knuckle boxing eh. Pero dahil pinag-uusapan natin siya ngayon, 'di ba? Mas nagkakaroon sila ng awareness. So ngayon, naiisip nila, tingnan nga natin kung ano yung tsura itong dalawang ito pag suntukan. Di ba? Oo. Totoo yan. Kaya, yun kasi may mga ito yung mga pinagdedebatehan nila. Kasi nga, nagkakaroon ng issue ngayon. Itong si Mr. Mainit at si Map. Na, although, syempre naman, karapatan ni side ni Mr. Mainit na hindi maglabas ng sparring video kasi nga naman, pinaghahandaan niya yung laban. Ito namang si Mr. Mainit, naglalabas ng mga sparring videos o mga trash talkan. So ngayon, nag-aaway-away yung mga viewers na, bakit kailangan maglabas ng sparring video eh? Alam mo namang lalaban yan. Hindi na kailangan mag-hype niyan. Kasi lalaban na yan eh. Although ang sasabi ng kabila, vlogger yan eh. Natural, kailangan mag-hype niyan. Hindi nila pwedeng gayahin yung ginagawa ng mga pro fighter na tahimik na nagtatago ng training. Kasi yun yung mga pinagkaiba ng professional fighters sa mga vloggers. So, nagkakaroon ng debatehan. Sige. There are probably 2 to 3 layers dun sa issue na sinabi mo, Coach. Let's peel down the layers. So, number one, it's the ability of sports figures or sabihin natin yung mga professional fighters to venture into social media or to any type of entertainment. Hindi na bago yan eh. When you look at professional fighters, they all have their own YouTube channels, believe it or not. So you look at Ryan Garcia, you got Floyd Mayweather, Manny Pacquiao. These are elite, okay? Sa wrestling, Olympic gold medalist Jordan Burroughs, he has his own YouTube channel. Right? Everybody's venturing into it because nakikita nila na if you do it right, merong financial upside. Diba? Ako, hindi ako ma-social media na tao, pero ginagamit ko yung social media ko para magturo ng technique. Yeah, tumagat yes, sumagot ng tanong. Diba? Hindi ako ma-social media na tao, pero kasi nakita ko yung benefit na magagawa ng social media na natutuwa ako pag meron akong technique na nilabas or meron akong sinagot na tanong, there's a person from Zamboanga del Norte who will randomly message me and says, "Oy, thank you so much coach, nasagot mo." Yes, matagal ko nang hina. Alam mo yon, hindi ko to ginagawa para sa pera eh. Servisyo na lang to sa community na kinalakihan ko.
di ba? So, most elite fighters now have their social media platforms and they do whatever they want. Pangalawa, the conversation about what to post sa mga vlogs mo. Ngayon, kung gusto nilang maglagay ng sparring videos or not, it's up to them. Kasi channel nila yun eh. Their channel, their rules, they can do whatever the fuck they want with it. Ngayon, yung sa sparring din naman, it's part of entertainment, it's part of your content, pero sigurado din naman ako na hindi mo pinapakita sa sparring videos mo yung strategy mo. Tama. Okay? Tama. Floyd Mayweather does it, Manny Pacquiao will do it, all elite boxers will do it, GSP, si GSP, si BJ Penn, I mean, you name all, si Sugar Sean O'Malley, even lahat na ng UFC fighters sa pwede mong maisip, they put sparring videos on their channels, pero makikita mo mga isang minuto lang yun. Isang minuto, dalawang minuto. Oo, hindi naman full. Oo, kahit na, even if they put 1 5-minute round, that is not, hindi yun ang kabuuan ng strategy nila. So, meron akong kwento. Meron akong tinrain na fighter, title bout. So, dahil alam ko na mahilig mag-scout, magsa-scout, yung kanyang coaching and ano. So, ginawa ko, lahat ng training, vinidyoan ko, tapos sabi ko, i-post mo sa Instagram, post mo sa Facebook. Pero, meron akong specific na move na pinapakita. Tapos sabi na, bakit? Sabi ko, kasi kung ano ipopost natin, yan ang paghahandaan nila. Tama. Pero, we're gonna do something totally different. That's what we did. So, ang pinaka, hindi ko na sabi kasi active fighters pa sila ngayon eh. So, sinabi ko, gawin mo sa video na to, puro mag-single leg takedown ka, mag-single leg takedown ka. So, ginawa ko siyang grappler sa mga videos niya. Pero nung fight night, ginawa ko, striking talaga yung forte. So, nung fight night, the guy was preparing for a grappler, but he fought a striker. So, you see, you could use that, di ba, pwede mo siyang gamitin as a tactic. Pwede mo siyang gawin as a strategy. Di ba? So yun yung so kung ano yung nakikita natin, 'di ba? Hindi ko alam kung ano yung intention ni Map at ni Mr. Mainit sa kanilang mga vlogs, 'di ba? Pero kung ako yung nasa coaches, if I was coaching either one, I'd be like, okay, 'di ba? May audience ka. Pakita natin kung ano yung gusto nila makita sa mga videos tapos. Pero hindi yan ang gagawin natin, 'di ba? May ganun, di ba? Para kung ano man yung sasabihin. Kasi sigurado yung mga tao dyan, lalo na ngayon, may audience yung dalawang tao, tas meron ding sasaw-saw dyan. Uy, bro, try mo to. Uy, bro, try mo to. Bro, nakita ko doon sa isang video, ginagawa niya to, try mo to. Ganyan. So, it adds to another layer.